Tinawag na arogante ni Senator Panfilo Ping Lacson ang ginawang pagtatanggol ni PNP Chief Ronald Bato Dela Rosa sa mga pulis sa Manila Police District Station 1 sa Tondo, kung saan di mano nakahanap ng tagong kulungan o secret jail. Humingi naman ang paumanhin si Dela Rosa kay Lacson. Iginagalang daw niya ang opinyon ng senador na naging hepe rin ng PNP. Pinuna naman ni Dela Rosa ang timing ng inspection ng CHR o ng Commission on Human Rights. Pero ayon sa CHR, hindi nila intensyong ipahiya ang Pangulo sa ASEAN leaders. May report si Marie Zumali. Pinanigay ni Dela Rosa ang mga pulis sa pagkakaroon ng tagong selda. Sa akin, as long as hindi sinasaktan yung piniriso, yung detainee, at hindi kinukutungan, okay lang sa akin yun. Yung tukador, prevention nila yun na para hindi makalayas yung kukulong nila. Dahil kung makalayas, mananagot naman sila. Tingin ni Senador Panfilo Lacson na naging hepe rin ng PNP. Arogante ang naging pagtatanggol ni PNP Chief Director General Ronald Bato Dela Rosa sa mga pulis na nasa likod umano ng tagong selda sa MPD Station 1. Dapat daw parusahan ito ang mga nasasangkot na pulis. Nirerespeto naman daw ni PNP Chief Bato ang opinyon ni Lacson. Hindi raw niya intensyong maging arogante at humihingi raw siya ng paumanhin. Biyernes ng gabi ng dalawin ni PNP Chief Bato ang umano'y tagong selda sa MPD Station 1. Sa sunod ito na madiskubre ng Commission on Human Rights ang anilay tagong selda at ang kanilang alegasyon na nananakit at nangungutong ang mga pulis sa mga inmate kapalit ng kanilang kalayaan. Yung totoo, ha, huwag kayo magsinungaling. Huwag kayo matakot kung takot kayo sa pulis. Ha, gusto ko malaman yung totoo. Paniwala ng hepe ng PNP, kaduda-duda ang timing ng inspeksyon ng CHR. Mag-inspeksyon kayo araw-araw. I-open ko lahat ng mga detention centers ko sa inyo. Inspeksyon kayo araw-araw. Huwag lang kayo mag-inspeksyon, magpakita ang tao kayo. Mag-inspeksyon kayo ngayon na mayroong ASEAN Summit. Meron kayong gustong papalabas eh. Sagot naman ng CHR, hindi nila intensyong ipahiya ang Pangulo sa ASEAN leaders. Validated at verified daw ang mga impormasyong kanilang nakuha. Kaya agad lang silang umaksyon. Mali yung pagbatikos ni Bato na tina-timing lang at nais lang pahiyain dahil hindi po yun yung aming pakay. Ang aming pakay ay kung totoo ito, agad-agad na bigyan linaw ito at siyempre, ang pinag-uusapan dito ay buhay at kapakanan ng mga taong nasa loob. Kanina umaga bumalik sa tagong selda ang team ng CHR. Muli nilang kinausap ang mga preso matapos silang bumaligtad sa kanilang mga unang pahayag nung madiskubre ang selda. Pero ayaw na raw magbigay ng statement ng mga preso dahil nasa kustodiya na sila ng mga pulis. Okay, sabi nila, kaya sila nag-retract dahil natatakot talaga sila. Sa kabila nito, tiniyak ng CHR na hindi nila pababayaan ang mga preso. Ang MPD naman, hindi na raw muna magkokomento habang patuloy ang investigasyon. Wala rin daw kaso sa kanila kung i-inspeksyonin ang iba pang istasyon. We welcome also yung balak po ng CHR natin that they'll be conducting an audit and inspection sa lahat ng mga detention cells dito sa buong Metro Manila area para dito once and for all makita po natin talaga kung anong kalagayan no ng mga nakadetain ng mga detainees dito sa ating mga police stations. Sa ngayon, inutos na ni Dela Rosa na ilipat ang ilang preso sa MPD Headquarters Jail. Plano na mairekomenda ng OIC ng MPD Station 1 na ipagibang ang isang bahagi ng pader ng nadiskubre o manong tagong kulungan para maging bahagi na ito ng regular na kulungan. Mariz Umali, GMA News.